I've never seen that before. Oo, at hindi lang ang sagot, Brandon. Ulitin ko ang tanong. Sa iba to? Brandon! Alam mo ba na nakita ko na yan sa silid mo? At kanina, nakita ko tinapo mo sa basurahan. At ngayon, nakita ko na ininom mo. Maari mo na ba sa akin i-explain kung ano at para saan yan? Fine! It's mine. I have an intermittent explosive disorder. It involved sudden episode of impulsive, aggressive, violent behavior and angry verbal outbursts. Sa madaling sabi, may violent tendencies ka. Nagigi kang bayolente. Hindi naman siguro malayo na kaya mong saktan si Orie. Oo. Napaaway na rin ako sa ibang lalaki. That doesn't answer my question, Brandon. Ang tinatanong ko ay si Orie, kung nasaktan mo na ba siya. Usap tayo. Orie? Orie? Usap. Orie! Orie! Ron, what are you doing? Uulitin ko ang tanong, Brandon. Napagbuhatan mo na ba ng kamay si Orie? Mukhang mahaba-habang kapulan to, Brandon. Pero sige, pagbibigyan kita. Gusto kong marinig ang side mo. Magkwento ka sa akin. I have nothing to do with this. Kaibigan ko si Orie. Ganun ba? Hindi mo man lang ba siya nasaktan, nasipa, nasakal, o kahit anong klaseng pamimisikal? May nakapag-tips kasi sa akin na nagiging marhas ka daw sa kanya. Totoo ba yun? I don't know who gave you the tip, but I assure you it's a lie. Iba ang binibigay ng mga ebidensya ko, Brandon. May nakakuha ng litrato niyo ni Harold nung nagsusuntukan kayo. At ito naman, nung may binubog ka sa may bakanting lote. So, that could be anyone. At yung lalaking ginulpi mo ay isa sa mga huling nakasama ni Orie. Doesn't make sense na kaya niya makapatay in that condition. At yung lugar kung saan mo ginulpi yung matanda, may naiwang gamot doon, Brandon. At nag-background check kami sa kanya. Napatunayan namin na hindi sa kanya yun at kailanman ay hindi niya yun ginamit. Same goes with Orie. At inamin mo na sa'yo yun. Ano ba talagang kinalaman mo? Wala po talaga akong alam dyan. I didn't do anything wrong. I just can't kill. I can't kill a person. Hindi ko kayang pumatay. Uulitin ko ang tanong, Brandon. Pipigain kita dahil alam kong may maitim na nangyari dito. Nasaktan mo ba si Orie? Opo, Chief! Saktan ko si Orie. Pero aksidente lang nangyari. It was just an accident. Aminin ko, saktan ko siya. I even tried raping her. Pero isa yun sa mga bagay na pinagsisisihan ko araw-araw. Hindi ako makakain ng maayos. Hindi ako makatulog sa gabi. Lagi akong balisa. Lagi akong inuusin ng
Konsensya ko. But I really love Orie so much. Tala mo kung bakit. Tala mo kung ano yung masakit. Nakapagalit ako. Inaatake ako ng sakit ko. Nasusunto ko siya. Nasisipa ako siya. Nagigi ako halimaw. Nandidiri ako sa sarili ko. Pero Chief, nagawa ko lang lahat ng yun kasi mahal na mahal ko si Orie. Nung protektahan ko lang siya. I really love Orie so much. Kahit sinaktan ko siya, kahit paulit-ulit, hindi ko siya magagawang patayin. I can't kill a person. I have nothing to do with the murder! I can't kill Orie because I love her so much! Ako si Police Senior Inspector Raven Corpuz, Brandon Reyes. Inaaresto kita sa paglabag sa RA 9262 or violence against women. You have the right to remain silent. Ano man sabihin mo ay pwede mong gawin laban sa'yo. May karapatan kang kumuha ng attorney, kung wala, gobyerno magbibigay sa'yo. Chief, nagkakamali po kayo! Hindi po akong pumatay! Stop! Nawalang galang na po. Pero sana naiintindihan niyo kung gano'ng kabigat ang ginawa ng anak niyo. Hindi niya lang po sinaktan. Sinubukan niya pa po kahasain. Kaya narapat lang siyang prusahan ng batas. Mag-i-sorry lang na po. Ako na lang ulit. Pasensya na po. Pero wala po akong magagawa. Parang pa walang bisang pagkakaanasok sa anak ko. Madam, dumating na po ang post-mortem examination ni Orie. Wala po kaming nakuhang fingerprint sa crime scene. Sa ngayon, malaya pa po ang kriminal na pumatay kay Orie. At nalaman din namin naging caller siya at maraming naging customer, mostly home serviced. Kaya mahihirapan tayong i-track down kung sino-sino ang mga taong ito. Ngunit, posible sa isa sa kanila ang may kinalaman sa pagkamatay niya. Nag-isabi naman pala talaga ng totoo ito si Brandon. Bigyan mo ko ng ibang copy. Call girl pa ba si Orie bago siya mamatay? Sa pagkakaalam namin, ma'am, matagal na siyang tumigil. Gusto kita na mapasakit kahit na muli katabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Sana'y matupad, ako'y din na mapagali. Gawin nating lagi na ako nating sandali. Gusto kita na mapasakit kahit na mali. Katabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Hiling ko sana'y matupad, ako'y din na mapagali. Gawin nating lagi na ako nating sandali. Alamin mo kung sino-sino ang mga yan. Baka makakuha ka ng impormasyon. Ipagbigay alam mo agad sa akin. Opo, Chief. Pabalik na ako sa loob. Hindi pa ako tapos kausapin si Brandon. May alam pa to eh. May kilala ka bang pwedeng gumawa kay Orie nito? No, Chief. Wala po. Alam mo bang naging call girl si Orie? Call girl? She can't be like that. Na-discover kasi namin na naging call girl siya. Kaya titingnan ko ang angulo to. Kaya Brandon, kung may alam pang impormasyon tungkol dito, sabihin mo na. Wala po talaga, Chief. Hindi pwede maging call girl si Orie. Kasi mabuting tao ang pagkakilala namin sa kanya. And maybe, you got the wrong information again. Not this time, Brandon. Wait. Iba lang epic po ba yan?
Nakita ko kasi na meron din yan si Harry. Natago mo ba na maayos yung mga ebidensya, Corpuz? Ale! Aba, tatanong yun? May kilala po ba kayong Oriel Fuentes? Naku, pasensya na wala eh. Salamat po. Salamat po. Corpuz, baka nag-aaksaya na naman tayo dito ng oras. Chief, konting tiis na lang. Alam ko, may makukuha tayo dito. Pag bumalpak na naman to, Corpuz, ha? Ipapahandal ko na sa ibang kaso. Pinapangako ko sa'yo, Chief. I'll break this case wide open. Sa totoo nga po, may nakuha na akong isang clue. Nung nag-usap kami ni Brandon, sinabi niya sa akin na itong librong to, meron ding ganto si Harry. Ano naman kinalaman ng librong yan? Chief, itong librong to, nakuha to sa crime scene. Corpuz, napakadaming librong ganyang kopya sa buong mundo. Hindi lang yan. Chief, ito, hindi to pangkaraniwang libro. Libro to ng ibalong. At sa librong to, may isang babaeng ahas na nagngangalang Oriol. At si Oriol, may kakayahang mangakit ng lalaki na tumutugma kay Orie na isang call girl. At kapag napatunayan ko na ang librong to ay kay Harry, sinisiguro ko sa'yo na may patutunguhan ang investigasyon ko. Kaya Chief, humihingi ako sa'yo ng search warrant laban kay Harry. Corpuz, mag-isip ka nga. Hindi yan sapat na ebidensya laban kay Harry. Libro lang yan. Ito talaga, pag sumemplang na naman to. Pero Chief... Hindi. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Sumunod ka sa mas nakakataas. May tinatawag tayong chain of command. Bumalik na tayo. Wala tayo dito mapapala. Opo, Chief. Harry, ano ba talagang kinalaman mo? Love.